Ngayon, pag-aralan naman natin ang pluralismo. Ano muna ang kultura? Ang mga awit, sining, kasabihan, kagamitan, at mga selebrasyon ay ilan rin sa mga bagay-bagay na bumubuo ng tinatawag natin na kultura. Ang lahat ng lugar sa mundo ay may kani-kanilang kultura. Ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang lugar. Ang kultura ay isang pangkahalatang terminolohiya na sumasaklaw sa kaugalian at tradisyon ng bawat tao. Ito din ang nagsisilbing pagkakakilanlan natin. Ang kultura na pluralismo ay tinukoy bilang ang kalagayang panlipunan kung saan ang mga grupong minorya sa loob ng isang lipunan ay maaaring mapanatili ang kanilang mga natatanging kultura na pagkakakilanlan, mga halaga, at mga gawi sa kondisyon na sila ay naaayon sa mga batas at halaga ng mas malawak na lipunan. Ang ibig sabihin ng pluralismo ay pagkilala, pagpapahalaga, at paggalang sa ating mga pagkakaiba. Sa isang lipunang mayroong pluralismo, ang mga pagkakaiba ay hindi magiging hadlang o pagbabanta. Nagpapakita ito ng mga pagkakataong matututo tayo mula sa isa't isa at pagyamanin ang ating buhay at mga komunidad ng mga bagong pananaw at idea. Halimbawa na lang, nasa isang classroom tayo. Sa classroom, bukod sa may batas, may iba't iba din tayong maaring paniniwala, relihiyon o lahi. Mayroong mga Katoliko, Born Again, Iglesian Cristo, at madami pang iba. Pero sa kabila nito, ay hindi ito magiging hadlang upang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Bagkus, hindi ito magiging dahilan para hindi tayo magkaisa. Sinasabing ang United States of America ay isang pluralismong bansa dahil madami ditong nakatira na galing sa iba't ibang bansa kaya naiipon doon ang may iba't ibang lahi bukod lang sa mga taga-Amerika. Pero hindi ito naging hadlang sa kanilang mga pagtatrabaho doon. Kumbaga kahit mayroon silang iba't ibang lahi o kultura, relihiyon ay hindi ito maaring pigilan ng batas na lahat sila ay may kalayaan na ipahayag ang mga ito. Sumunod, bakit mahalaga ang kultura na pluralismo? Ang pluralismo ay mahalaga dahil nagbibigay ito sa mga individual ng mga atentibong paraan upang mabuhay. Nagtataguyod ng kritikal na pagmumuni-muni sa kultura kung saan kasalukuyang nabubuhay ang isang tao. At sa gayon ay nagtataguyod ng pagbabago at paglago sa loob ng mga kultura sa pangkalahatan. Mahalaga ito para malayang maipahayag ng bawat tao ang iba't ibang pagkakakilanlan na nakakatulong sa kanilang pagiging natatangi. Ang pluralismo ay hindi lamang kanais-nais. Ito ay mahalaga sa pagtiyak ng kapayapaan at kaunlaran para sa mga susunod na henerasyon. Ano man ang ating kultura at lahi, huwag natin itong gawing hadlang bagkus gawin natin itong oportunidad na kilalanin ang bawat isa. Ang isang tao ay kumikilos ayon sa mga halaga at pamantayan ng kanyang kultura. Maaring bigyang kahulugan ng ibang taong may ibang pananaw sa mundo ang kanyang pag-ugali mula sa isang kabaligtaran na pananaw. Ang sitwasyong ito ay lumilikha ng hindi pagkakaunawaan at maaring humantong sa hindi pagkakaintindihan. Upang makamit ang kultural na pluralismo, dapat magkaroon ng pagkakaisa sa pagkakaiba. Ang bawat tao ay dapat magkaroon ng kamalayan at ligtas sa kanyang sariling pagkakakilanlan at maging handang ibigay sa iba ang parehong paggalang at mga karapatan na inaasahan niyang tamasahin ng kanyang sarili.